Hi guys, it's your girl Elle and welcome back to another video. So for today's video, makita nyo naman sa title, it's about No Bake and Bake Oatmeal Cookie. So, itatry ko lang kasi bigla ko siyang naisip pag-gising ko. And let's get started! Hi guys, I am back. So eto na tayo, nandito na yung mga ingredients ko para sa ating No Bake and Bake Oatmeal Cookies natin. So, I have here, syempre, 1 cup of all-purpose flour. Tapos, rolled oats. Ito yung gamit ko. Since ito yung nakabukas eh. And, 1 egg. Gagamit ako ng egg. Ayan, 1 egg. 1 cup of brown sugar. Ano yung brown sugar? Tapos, siguro 1 cup or 1 half or 1 third na lang. Basta itatansya ko na lang kasi ayoko ng masyadong matamis na cookie. Na granulated sugar or yung white sugar and 1 teaspoon ng salt. Tapos, gagamit din ako ng melted butter, vanilla, baking soda. Yun lang yung ating ingredients. So, ako lang yung mag-film ngayon since si Mommy busy siya. And as you can see, kakagising ko lang din. Let's get started! May pimple ako, no? Hi guys, so kumuha lang ako ng bowl. And wala akong scraper, so sandok yung gagamitin ko. Kakahiya. So, first step, ilalagay natin yung ating butter. Melted butter yung gamit ko. Pwede din namang room temp na butter. Pero since wala tayong electric mixer, imemelt ko na lang. So, 1/2 cup of melted butter yung gamit ko. Try lang. Sorry, kakagising ko lang. And, kasi sinulat ko. Tapos, sugar. Gagamit tayo ng washed sugar para hindi gaanong matamis. Ito. Washed sugar for about 1 cup. So, let's see. Ayan. Washed sugar para hindi gaanong matamis. For about 1 cup, mix lang natin. And 1/3 cup of sugar. Granulated sugar, yung white sugar. Ayan. So, mix lang. Mix natin. Then, 1 teaspoon ng salt. Wait lang. Kuha lang tayo ng salt. Yun! Bak! So, 1 teaspoon of salt. Lagay natin. So, naglagay na tayo ng salt. Then, imi-mix lang natin. Dito sa mixture natin. Yung first time ko mag-bake. Using the oven toaster. Since, sira yung ating oven. So, ayun. Magbabate lang tayo ng egg. Bate-bate. Tapos, ilalagay na natin yung 1 teaspoon na vanilla dito sa egg. Tama ba? 1 teaspoon. Ayan, ito. Lagay lang natin. Then, ilalagay ulit natin sa mixture natin. So, mix natin. Sorry, tumitingin ako dito kasi sinulat ko sa phone ko yung
yung procedure ng ating ginagawa. Kalmado lang tayo, sis. Ang daming butter. Pero kasi sinusunod ko lang naman yung ano nakalagay. Tapos, dito lang tayo sa flour. So, may ganito ako. May salaan ako. 1 cup ng flour. Tea. Yan. Lagay natin dito. Tama ba? Tapos, parang i-ganyan-ganyan natin. Tama ba? My gosh! First time ko mag-bake ng ganito. Ganito pala yun. So, paano natin maaano to? Paano? Sis! Ayan. Ganyan-ganyan din natin. Anyway, I'll be back. Gagantuhin ko lang, ah. Wait. Guys, lumipat ako. So, ito na yung mixture natin. Mix lang natin. Hanggang sa parang maging cookie dough na siya. Folding ang tawag dito. And abangan nyo din, gagawa ako ng ube cheese pandesal. Yan. Ito yung phone ko. Dito ko dinanote. Ayan, medyo nagiging cookie dough na siya. In fairness. Kailangan lang mawala yung mga flour. Ang nilagay ko lang na ano dito, na sugar is 1 1/3. So, 1 cup ng washed brown sugar and 1/3 ng white sugar. Ayoko kasi ng masyadong matamis din. So, next step is, maglalagay na tayo ng oatmeal. 1/2 cup of oatmeal. This is an organic oatmeal. So, lagay natin. Fold lang natin ulit. Para mag-mix yung oatmeal sa ating cookie dough. Tignan nyo guys, yung texture niya. Ayan o. Fold ko lang to nang ipo-fold. So, happy na ako dito sa dough ko. A few moments later. Tatakpan ko lang to, then ipi-fridge natin for about 30 minutes to 1 hour. So, I'll be back. So, pinalamig muna natin yung dough natin. Yun, pinarest natin for about 1 hour. Naligo muna ako. So, ito na siya. And, pinipreheat ko na yung ating oven toaster. Tapos, yung gagamitin natin na for the no-bake. Ayan, naglagay na ako ng butter dito sa ating ganito. Kasi nga, wala tayong parchment paper. So, i-ano lang natin siya. I-scoop natin siya. Ba't ganun? Para antigas niya. And nagko-coffee lang ako since we're doing a reboot fasting. Nagpa-fast ako. Ma-butter siya, sana creamy. So ibibilog lang natin siya. Siguro magagawa ko dito is 6. Binibilog lang natin kasi matigas siya. So hindi ko siya makuha ng sana umalsa. Bilugin lang natin. And, mag-request kayo na gawin ko or gawin namin ni Mami. Pangan nyo na lang. Avangan. Ayan! Okay na. Sana umalsa to. Mag-hi ka naman, Mami, sa ano, vlog. Busy-busy siya. Hi! Wala na. Ayan. So, okay na ako dito. Hintayin ko na lang yung sa oven. Wait lang. Gawa na din ako for yung ano natin. Improvised oven. Pag yung pag walang-wala ka na talaga,
yun sa no oven toaster, ganyan. Mamaya, ipapakita ko. Magbibilog lang ako ng ilalagay dun. Lagay natin. Ayan, pre-heat ko na din siya, itong ano natin, pan natin. Tapos nilagyan ko ng butter din. Ayan. Ayan, malinis naman yung kamay ko, guys. Parang sobrahan yung butter ko. Tapos, isasabay na lang natin siya dito sa ating toaster. Then, tatakpan din natin siya para improvise nga lang, ganyan lang. Ayan. So, while waiting, mananood muna tayo ng K-drama. Yun. So, yun lang yung mga gamit ko. And very simple lang yung ingredients natin. Saka, sa akin, siguro, di ba nga wala tayong scraper, wala tayong matinong bowl. Siguro be resourceful na lang. Wala din tayo yung pang ano, sa butter. Basta ganon. Ayun. Bigla ko lang siya naisip na gawin. Kasi nga, kagabi and kaninang umaga pagising ko, nanonood ako ng vlog nila Mami Heidi and Hazel. So, sabi ko, okay, may oven toaster naman. Since na hindi gumagana yung oven namin dito. Kasi nga, nasira. So, why not na gawin ko? And dapat hindi ko siya i-film. Pero sayang kasi, di ba? So, whether it's an epic fail or a success for a beginner like me, i-film ko na lang, di ba? So, ayun, i-update ko kayo. Sana naman umalsa, pero feeling ko, ayun, sa video. Kasi nakikita yung toaster, di ba? Feeling ko naman, umaalsa siya. So, tignan natin kung anong update dito. So, I'll be back. Mananood lang ako ng K-drama. A few moments later. Sis, hindi ko alam pero nasunog tong isa. Siguro kasi sobrang laki niya. I don't know. But, itatapon ko na yan. And I'm going to do yung mas maliit lang. Kasi sunog na yung sa ibabaw, pero yung sa loob, parang hindi pa gaano luto. So, I'll be back again. I'll update you guys. Second attempt. Using our toaster. So, gawin na lang natin na. Eight minutes. Tapos, itong no-bake natin. Let's see. Ayan, medyo okay siya. Yan, ma, oven toaster. Pwede ay. Sa pan lang po. Okay, lasa niya, ma. Malasap na, ma'am. Masarap? Yan kasi na ano po inasunog. Baka wala akong masyadong maano yung oven toaster. Hindi siya matamis, ma? Tamis to. Ito hindi. Ah, yan, hindi. Bakit ganun? Kanya mo? Parehas lang naman po sila. Guys, I'm back. So, eto na yung ano. It's a fail. Siguro dahil wala akong parchment paper. And wala din akong, nahuli yung baking soda natin. So, eto yung sa oven toaster. Ayan o. Pakita ko sa inyo. Ayan. Parang hindi siya masyadong umalsa. And eto naman yung sa no-bake natin. Para mas okay pa to. Pero, ang problema ko, nasunog yung... nasunog. So, let's see. Ito medyo matigas, pero pagdating sa loob, para siyang chewy. And, dito naman, let's see. Pagkaganto natin. Ito talaga yung matigas. Pero, chewy din sana. Ayan o. Ayan.
But for a first timer, okay lang yun. Hindi ko naman masyadong dinidibdib. So, gagawa ulit ako ng another video kung meron akong parchment paper. And siguro tong oven toaster na to, sobrang init niya kanina. Kaya, kahit 5 minutes lang or 10 minutes, ayun, parang nasunog. Sunog na talaga siya. At hindi ko nakakalimutan yung ating baking soda, if ever. Natatakot lang akong gumawa ng ube cheese pandesal using this oven toaster kasi nga baka masunog siya, masayang lang. Pero meron naman akong backup dun ulit sa ating no oven kineme. Ayun lang. So, this is an epic fail for me. Pero okay lang, at least I tried my best. Yun lang. Thank you for supporting me sa journey na to. And please like, share, and subscribe to my channel if you haven't yet. And please click the tiny button para updated ka sa upcoming videos ko. Yun lang! Be safe, aliens!